Trade after trade after trade. Ito ang pinagkaabalahan ng crowd favorite na Barangay Ginebra ngayong season. Una nga dito ang pagkuha kay Athletic Guard na si Jeremiah Gray kapalit ni Javi Gomez de Leano at Brian Enriquez, 48 hours lamang matapos piliin ng Terra Firma Jeep noong nakaraang PBA draft. Sinunda naman ito ng Jeff Chan Cancelado for Bon Pesumal trade, habang ang uli naman ay ang Arvin Tolentino, Prince Caperal to Athletic wingman Jamie Malonzo trade. Sa tatlong trade na pinasukan ng Ginebra, anim sa kanilang players ang nawala, habang tatlo naman ang nadagdag. Ay nga sa mga Ginebra fans, sa tingin nila ito na ang simula ng team rebuilding ng tumatandang rosters ng pinakasikat na koponan sa PBA. Pero bakit nga ba sina Pesumal, Gray at Malonzo ang natipuhan ni Team Cone upang simulan ang pagpapalakas ng Never Say Die team ng Barangay Ginebra? Bago tayo magsimula, iniimbitahan ko ang mga bagong viewers na mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga basketball news. At huwag nyo na rin kalimutang i-share ang video na ito sa ating mga ibang kabola. Unahin natin kay Bon Pesumal. Asahan na mas maraming playing time para kay Bon Pesumal. Ito nga ang ipinangako ni Ginebra Head Coach Tim Cone patapos nga itong magbabad sa bench ng San Miguel Beermen. Ayon nga kay Coach Tim, si Pesumal ay nanatili na lamang bilang backup ni Marshall Lassiter sa loob ng 6 na taon kung kaya't hindi nila na-maximize ang galing nito bilang 3-point gunner. Sa kanyang huling season sa SMB, nag-average lamang ito ng 2.4 points kasama na dito ang 30% shooting sa Rainbow Territory at 6 minutes playing time sa 16 na laro. Kinuha ni Team Cone si Pesumal matapos ibigay ng Ginebra ang kanilang 3-point specialist na sina Jeff Chan at Arvin Tolentino patungo sa Northport, Batangpier. Si Bon Pesumal ay may height na 6'2" na kaya maglaro sa shooting guard at small forward position. Ibig sabihin yan, posibleng off the bench pa rin ang magiging role ni Pesumal sa likod ni Stanley Pringle at Scottie Thompson. Marahil nagtatanong kayo kung bakit kailangan pang i-trade si Arvin Tolentino kung kukuha din pala sila ng isang outside shooter. Kung mapapansin ninyo ang nangyaring trade, si Tolentino lamang ang may mataas na trade value upang makuha ng Ginebra si Jamie Malonzo mula sa Northport. Habang si Jeff Chan naman ay hindi na rin bumabata, kaya ang Ginebra ay pumasok sa isang trade na maaring magpabata ng kanilang rosters. Hindi natin alam kung fit sa sistema ni Coach Tim ang dating Ateneo star na si Bon Pesumal. Isa din sa bagong kaparanggay ay si Phil Am Jeremiah Gray. Kung matatandaan ninyo, isang malaking sugal ang ginawa ng Ginebra matapos kunin ang 6'5 guard kahit na ito ay nagpapagaling sa kanyang ACL injury na natamo noong 2021 PBA 3-on-3 suot ang TNT jersey. Kinala si Gray bilang athletic guard na kaya ding tumira sa labas. Patunay nga dito ang ilang highlights dunk at ang 40% outside shooting noong naglaro siya sa ASEAN Basketball League bilang parte ng San Miguel Ala Pilipinas squad. Inaasahan na sa huling linggo pa ng Oktubre, pabibigyan ng medical clearance si Jeremiah Gray upang maglaro para sa Barangay Ginebra. At the height of 6'5", Gray can play at the number 2 and 3 position, pero madalas sa dos ang laro nito. Sigurado ako marami ang pahihirapan ito sa guard position dahil na rin sa kanyang height na malayo sa typical average height ng mga shooting guard sa PBA. Kung sakaling maglaro naman ito sa 3, isang bentahe ni Gray ang kanyang athleticism at pagiging shot creator. Malaking katanungan na lamang kung babalik pa ang bangis si Jeremiah Gray sakaling gumaling ang kanyang ACL injury. At ang isa din sa malaking pangalan na aabangan ng mga Ginebra fans ay si Jamie Malonzo. Kilala si Team Code bilang magaling na tactician. Ibig sabihin yan, sistema ang ginagamit ni Coach Tim at hindi ang superstar player para manalo. Pero bakit nga ba gigil si Coach Tim na makuha si Jamie Malonzo? Katulad ni Pesumal at Gray, ang 6'7 big man ay kaya ding maglaro ng multiple position. Pwede nga siya maglaro bilang wingman o di kaya ay power forward. Bagay na napaka-importante sa triangle offense system. Bukod sa pagiging athletic, may tira din ito sa labas na makakatulong upang lumuwag ang shaded lane. Imagine the combination of Sistan, Japet at Malonzo. Di ba nakakatakot?
Pero nitong nakaraang Philippine Cup, kitang-kita ang kakulangan ng Ginebra ng isang stretch 4. Bagay na na-miss ng Ginebra sa nagretirong si Joe Devans. Sa pagpasok ni Malonzo sa Ginebra, inaasahan na parehong role ni Joe Devans ang ibibigay ni Team Cone sa kanya. Sa totoo lang, kung physical attributes at athleticism ang pag-uusapan, mas lamang si Malonzo kumpara kay JDB. Pero ang malaking katanungan dyan ay, kaya bang higitan ni JB Malonzo ang taas ng basketball IQ ni Joe Devans? Sa pagdating ni Lebon Pesumal, Jeremiah Gray at Jamie Malonzo, inaasahan natin na mas mabata at mas lalakas ang Ginebra kumpara sa mga nakaraang season. Bagamat marami pa rin ang hindi kumbinsido na patas ang mga naghahanap na trade, ito ay iiwan na lamang natin ang kasagutan sa mga fans. Dahil ang malaking katanungan ngayon mga kabola ay, tama ba ang naging desisyon ng Ginebra na kunin ang tatlong player na to?